Sabi mo nun, ayaw mo ng noodles sa soup, di ba? Dahil last dinner na natin to, gusto ko sana mapagbigyan ng gusto mo. Buti pa humanap ka na lang ng bagay sa'yo. Tingin ko, hindi ako ang babaeng yun. Aubrey, wag, ayoko. Huwag mo namang gawin to, please. Uy, natanong mo na ba si Aubrey kung anong oras siya pinanganak? Tsaka na lang. Kuya, nung tsaka na lang! Ang mga lalaking ipinanganak sa Year of the Monkey at ang mga babaeng ipinanganak sa Year of the Horse, perfect match! Mahirap pang itanong yon. Salamat, ma. Pwede na po kayo ikaw umuha. Talaga? Teka, bakit ba nahihirapan kang tanungin kung anong oras siya pinanganak? Mas mabuti pa siguro tawagan mo na lang siya tanungin para makapagpahula na tayo. Basta tanungin mo siya kung anong oras siya pinanganak. Hindi naman yun mahirap gawin eh, ha? Bye, ma. Okay? Basta tawagan mo siya, ha? Ilang beses po bang papanoorin yan? Nakakatumang panoorin si Marian. Baby siya para sa akin. Tigilan mo na yan. Uminom na lang tayo at magkwentuhan. Ah nga pala, may ikikwento ako sa'yo. Pinapunta ni Mr. Choi yung district hygiene officers niya para mag-inspect dun sa store. Gusto kasi ng scammer na makakuha ng pera mula sa expired food. Nireport niya sa polis yung scammer, tapos sinakripisyon niya ang sarili niya para maaresto yung scammer. Napaka-cool ni Mr. Choi, di ba? Di ba, nag-quit ka na sa work mo sa store? Nag-quit na nga ako. Pero laging sinasabi ni Mr. Choi, the best pa rin ang pagiging honest. Pinapunta niya ako sa store para panoorin siya. Hindi ako makapaniwalang pinuntahan mo siya. Siyempre pupuntahan ko si Mr. Choi kahit saan. Ah, pupunta lang ako sa CR ah. Babalik ako agad. Pagod ba siya dahil wala ko ngayong night shift? Bakit ba ako nagtatago? Nakakatawa naman.
Aubrey, gising ka na ba? Isuot mo to sa work today. Bakit special bang araw na to? Dapat, ganito ang suot ng isang executive. Executive? Hindi mo ba nabalitaan kay Aldrin? Napag-usapan na natin to with Chairman Cho. Oh, Mama! See you at the office. Nadia Kim, ang second largest shareholder, ang ina ni Miss Yu. May kumakalat pang ang chismis na nagsama sa US na Director Cho at Miss Yu. Sabi nila na arranged at registered daw marriage nila. Talaga bang siya na ang PR Director ngayon? Ay nako, patay na tayo ngayon. So tingin mo, totoo ang mga chismis? Kung ganun, ano pala si Daryl sa kanya? Kalimutan mo na si Daryl, basta delikadong buhay ko. Ay, hindi. Dapat maghanap na ako ng bubuksan na store tulad ng ginawa ni Daryl. Ay, sakit ang puso ko. Buti pa humanap ka na lang ng bagay sa'yo. Tingin ko hindi ako ang babaeng yan. Mr. Choi. Oh, Wilfred. Hi, Anna. Kumusta? Anong iniisip mo? Ah, wala. Ba't kayo nandito? Iniisip ko lang kung alam mo na. Alin? Pinag-uusapan kasi ng lahat si Miss Yu sa office. Bakit? Si Miss Yu ang anak ng second largest shareholder. Na-promote siyang director. Paano niya tayo naloko ng ganito? Ano? Hindi mo talaga alam? Paano niya tinago yun sa'yo? Ay, 3 taon na kayo nagde-date. Umalis na tayo. Lika na. O paano? Aalis na kami, Daryl. Bibisita ulit kami. Naalala mo yung usapan natin na dapat wala tayong secret sa isa't isa? Di ba kilala mo si Director Cho? Ang totoo, matagal ko na siyang kilala. Close friends ang papa namin at sabay kaming lumaki. Pero deserving naman ako, kaya ako nasa company. Gaya ng taunang kita mo, na habang buhay na sa'yo, ako ang magiging forever partner mo sa buhay at ang responsable sa insurance mo hanggang katapusan. Ako ang magiging insurance planner mo, Linda Gong. Mula kay Linda Gong ng Precious Life Insurance. Kung gagawin mo to, wala ng good memories. Kung ganun, dapat ikaw ang gumawa. Ano? Maging totoo tayo sa bawat isa. Sabihin natin ang lahat-lahat. Dapat wala tayong mga sekreto para maging close sa isa't isa. Sinabi mong lahat ng yun sa akin. Pero ako lang bang dapat na humawak sa mga pangako na yon?
Ba't di mo sinabing anak anong second largest shareholder ng kumpanya? Iniisip mo bang pag sinabi mo sa akin, manghihingi ako ng promotion o susubukan kong mangutang ng pera sa'yo, ha? Tingin mo magbabago yung relasyon natin kung alam ko kung sino ka? Maaring wala kang tiwala sa akin o hindi ka confident, pwedeng isa dun sa dalawa. O baka naman, yung parehong yon. Ano pang silbi ngayon ng sinasabi mo? Niloko mo kasi ako. Ano sabi mo? Lagi mong dinideny pero ang totoo, lagi mong kasama yung part-timer. Ikaw ang nanloko sa akin, mali ba ako? Hindi mo kasi ako binigyan ng chance magpaliwanag bago ka mag-assume ng mga bagay-bagay. Aubrey? Ay, grabe, napakainit. Papa? Daryl? Papa, anong ginagawa niyo rito? Ba't kayo nandito? Nako, hindi kita inaasama kita rito. Ha? Nakakagulat to. sa totoo lang, wala akong alam na ikaw pala ang girlfriend ng anak ko. Ay, napakali talaga ng mundo. mauna na ako. Ituloy niyo na ang pag-uusap niyo. Teka, Papa. Saan ka pupunta? Aubrey, makinig ka. Pwede mo akong insultuhin at hiyain hanggat gusto mo. Pero hindi ba dapat na nilubayan mo na rin ang pamilya ko? Alam ko na maghihiwalay na tayo. Pero ano pa bang gusto mong patunayan sa ginagawa mong to, ha? Nalilito na ako. At napapahiya ngayon, tulad mo. Pero nafufustrate ako. Lagi mong sinasabi na misunderstanding lang ang lahat at ngayon ako nang nasa katayuan mo. Yun ang totoo, Daryl. Tingin ko na hindi pala talaga kita kilala, Aubrey. Huwag kang assuming. Diyan ka na kung wala ka nang sasabihin. Sabihin mo, maganda ba ang timing ko? Akalain mo makikita tayong lahat ng ganon? Nakakatawa talaga. Grabe yun. Ba't nyo kailangan gawin yun? Hindi naman kasi yun tama. Tapos na ang lahat, kaya bakit kailangan nyo pang palalimin ng sugat? Hindi to para sa'yo. Ginagawa ko to para sa kanila. Ano? Ito ang paraan para iwan ka na ni Daryl for good. Bakit? Tingin mo sumobra ako? Siguro nga. Pero kailangan mong sumobra paminsan-minsan. Nafo-frustrate tuloy ako. Kahit anong mabuting gawin ko, nami-misunderstood mo pa rin. Pakisagot naman yung phone nyo. Ay, kainis. Ah.
Nagde-deliver kayo? Mag-hire tayo ng tao? 3,000 a month ang sweldo? Eto na ako! Kita mo nga naman ang pagkakataon. Iba talaga ang tadhana. Hindi ako sigurado. Yes, ma'am. Dito at dito. Pwede niyo pong istamp ang seal niyo. Mm. Saan? Dito at dito po. Mm. Alam mo ba, pag nag-sign ako, makakatulong ba to sa sweldo mo? Ma'am, masobra pa po doon. Magpapasalamat po ako sa inyo. Baka makuha ako ang title na Queen of the Insurance sa buong buhay ko. Unang beses kong makukuha ang corona. Ah, ganun pala. Eh di pipirmahan ko na. Masaya akong koronahan ng Reyna. Congratulations. Maraming salamat po, ma'am. Kapag dinala ko po yung kopya ng insurance policy, dadalhan ko kayo ng regalo, pero iba pa tong regalo na to. Naku, nakakahiyang ibigay to sa inyo. Pero naisip kong nakakahiya kung wala man lang akong dalang kahit na ano para sa inyo. Ham yan, ha? Iwan mo na lang. Sige. Ma'am, nabanggit niyo sa akin ang tungkol sa anak niyo. Nung una, wala pa akong pakialam. Naisip ko lang na yung boyfriend niya kasing importante ng anak ninyo. Mahirap silang husgahan dahil magkaiba sila ng pinanggalingan. Ano? Kontrakto na may $10,000 investment. At kontrak ito na may investment na less than $100. Kung titingnan mabuti, kailangan nito ng 100 times na fund. Pero kung iisipin niyo itong mabuti, 2 piraso lang to ng papel, di ba? Maraming salamat po. Ikaw ang magician ng annuities! Congratulations sa bagong Queen of the Insurance! Congratulations! Congrats!
아, 브런치하지 뭐. 어, 좋아. 아, 근데 그건 뭐 우리가... 어, 어머, 이거 뭐야! Papi, naka-uwi ka na. Naku po. Kumusta po kayo? Hindi ko ina-expect na nandito ka. Kasi bigla po ako na-scam at nawalan ako ng bahay. Wala po akong mapuntahan. Mabilis mo talaga ang elevator dito. Ang bilis mo nakarating eh. Ha? Pinaghirapan nila under a position niya ngayon. Doble kayod siya kumpara sa iba, kaya narating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Makinig ka, Miss Jung. Pwedeng mawala sa celebrities ang kasikatan nila. Close friend ka ni Lander. I hope you understand kung anong sitwasyon niya. Darrell, kumain ka? Papa. Opo, kakatapos ko lang po kumain. Kumain na po kayo, Papa? Hindi, ngayon pa lang ako kakain. Ipaghain ko po ba kayo? Huwag na. Nga pala, yung mga customer mo, huwag mo silang kalimutan ngitian, okay? Opo. Papa, papasok na po ako. Huwag mo akong alalahanin, ano ka ba? Tagabusan yata ako, ako si Ferdy Choi, okay? Papa, basta tuloy lang, fighting! Okay, fighting! Alis na ako pa! Ingat! Bye-bye! Okay! Ingat! Uy, Albert! Ha? May favor ako, ikaw muna sa gabi. Huwag mong kakainin yung mga expired na pagkain, ha? Hindi ito masyadong kalakihan. Pero bibigay ko to sa'yo. Kainin mo kahit na anong gusto mo. Okay, tapos na ang trabaho ko, kaya wala na akong gagawin hanggang bukas. Mabuti naman. Wala pala akong dapat alalahanin. Naman, sigurado ako na marami kang iniisip dahil sa love life mo. Albert? Hindi. Sinasabi ko lang yung kutob ko bilang isang webtoon artist. Sige na, kakausapin ko pa yung lalaki na tunog babae. Teka nga, nagbibiru lang naman ako. Ano ka ba? Pero mukhang seryoso ka. Mabilis ko mag-get sa mga ganyan, kaya nakuha ko ang gusto mong sabihin. Albert? Umalis ka na. Ako nang bahala dito. O sige, alis na ako. Kita na lang tayo, ha? Darrell! Bilisan mo para abutan mo yung last trip ng bus. Marami pala akong gagawin. Akala ko, bibigyan niya ako ng $50. $5 lang pala. Ma'am Linda!
Hello, sir! Anong problema mo? Ha? Akala mo motel to? Kasi ma'am... Aalis at babalik ka kung kailan mo gusto. At wala kang pakialam sa mga tao naghihintay sa'yo. Kung sa labas mo naman palabalak matulog, tumawag ka man lang sana sa amin para hindi kami nag-aalala sa'yo. Akala ko, kung hindi ako makaka-uwi, matutulog lang kayo. Paano ako makakatulog kung hindi pa nakaka-uwi ang isang miyembro ng pamilya? Buong gabi akong gising habang naghihintay. Pamilya? Oy! Hanggat dito ka nakatira sa pamamahay namin, parte ka ng pamilya namin. Guardian mo ako't hindi may-ari ng motel. Siguro naman malinaw na yun sa'yo. Grabe naman. Umiyak agad. Tama na yan. Tumahan ka na. Hindi mo pa ba nakikita yung kapatid mo hanggang ngayon? Alam ko na kung nasan siya. Ay, mabuting balita yan. Eh di kung ganun, bakit hindi ka bumalik sa trabaho mo? Di bali na. Papasok na ako sa trabaho, ha? Mag-iingat po kayo. Sige, salamat. Mamaya na lang. Sige. Di ka ba nagsisisi na nag-quit ka sa trabaho? I mean, masyado naman yatang biglaan ang lahat. Mahal na mahal mong mga convenience store. At yun ang dahilan kung bakit nakuha mo yung job sa company. Pero ngayon magkukwit ka at magbubukas ng store. Paano ko intindihin yun? Hindi ko iniisip na ang convenience store ay simpleng lugar kung saan makakabili ka ng mga bagay. Lugar yun na nagniningning 24/7 sa mga nakapaligid doon. Para siyang kaibigan sa mga nagugutom, nalulungkot at sa mga taong may bagay na kailangan bilhin. Lugar din yun kung saan pwede kong magbigay ng positive influence sa mga tao. Aubrey, makinig ka. Gusto kong gumawa ng sarili kong convenience store. Bakit ka nagtrabaho sa company namin imbes na gawin yan? Hindi mo ba alam ang dahilan? Ano ka ba? Siyempre, para makilala kita. Grabe ka. Magaling ka na magsinungaling ngayon. Magiging magaling kang businessman. Oo naman, at nasisiguro ko yan. Talagang pagbubutihan ko para magkaroon ako ng 10 convenience stores. Maghintay ka lang. Magiging successful ako. Ano yan? Patingin naman ako. Ayoko. Bakit ayaw mo? Kailangan mo muna magbayad bago mo makita to. Libre ba kung hihintayin ko? Oo. May alam ko sa webtoon? Nasaan nga pala si Mr. Choi? Malamang di mo alam. Gusto niya mapag-isang ngayon. Hiniwalayan na kasi siya. Ha? Si Mr. Choi? Break na sila ni Miss Yu? Oo. Oh, grabe naman. Malamang napakalungkot niya ngayon. Daily Guru! Magkakatotoo ang pangarap mo! Hey! Napaka-obvious mo. Nasaan? Kaya kong sabihin sa itsura pa lang ng mukha mo. Hindi, gusto ko lang itanong kung nasaan siya ngayon. Ah, si Daryl. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung nasaan siya.
Ay, napakainit naman ngayon, no? Kasi, may dala akong cooling mat dito. Hindi mo ba ito kailangan kapag nasa trabaho ka? Ibibigay mo sa akin yan, nang libre. Siyempre, depende yan sa'yo. Sabi ni Daryl, sekreto kong bagay na yun, kaya naman hindi ko pa pwedeng sabihin sa iba. Okay. Koo! Koo! Alam ko na, seagulls! Alam ko, sa beach! Bingo! Saan ang beach na yan? Bigyan mo ako ng mabilis na quiz. Nagsisimula yun sa kung saan nagpupunta ang nagugulo ang kaluluwa. Beep! Uwang ni beach? Tama ka. Heto. Ingatan mo ah. Bibigay ko pa yan kay Mr. Choi eh. No, thank you! Ano yan? Mukhang lasing na ako ah. Iba naman nakikita ko. Teka. Ano to? Grabe, tunay ba to? Mukha nga totoo. Tunay ka ba? Ah! Hey! Ano ka ba? Muntik mo na akong lamutakin. Bakit nandito ka? Ikaw ba talaga yan, ha? Ay, akala ko pa naman magsasashimi tayo. Ba't ito ang kinakain mo? Para kang batang naglayas ng bahay. Ano ka ba? Bakit ba napakahilig mong sumulpot na parang multo, ha? May tao kasi nagdetect sa akin pag naiisip ko siya. Sino naman yan? Sino sa tingin mo? Oy, wag mo nga akong takutin. Huwag mong sabihin ako yung tinutukoy mo. Di bali na nga. Painom naman ako niyan. Kaya ako nga, bumili ka ng sarili mo. May convenience store sa banda doon, oh. Tumingin ka sa paligid mo, napakalawak ng beach. Napaka-kuripot mo talaga, wala akong masabi. Kuripot ko talagang manager. Sige na, kahit isang lagok lang. Akin na, kahit konti lang. Anda! Seryoso ka ba? Gusto mo ba talagang uminom? Oy, wag mo abusin lahat. Isang bote lang pinili ko, eh. Ha? Kuwahera! Lander, hindi ka ba nagugutom? Ay, iba bang kumain ng dinner? Sa bahay na ako kakain. Sandali. Wala lang sa bahay mo si Aryan. Ha? Huh? Nagpunta ako sa bahay mo para may kuning file at nagulat ako na nandun siya. Kinausap ko siya at kusa siyang umalis. Pinalis mo yung guest ko nang hindi mo man lang sinasabi sa akin? Dapat magsabi ka rin sa akin bago ko mag-imbita ng kaibigan. Pero bahay ko to ah. Agency nagbigay nito sa'yo. Bakit di mo na lang ako kayaan makasama si Aryan? Dahil wala siya maitutulong sa'yo. Eh paano yung celebrities? Depende kung sino. Sir, please! Lander, celebrity ka. Kumikita ka dahil sa fans mo. At hindi lang ikaw. Nakadepende rin sa kasikatan mong agency at staff. Mag-isip ka mabuti bago ka gumawa ng kahit ano. Papi, salamat hinayaan mo akong makitulog. From Aryan. Mukhang hindi ka talaga kakain ng sashimi. Kung gusto mo, bumili ka mag-isa mo. Kalimutan mo na nga yun. Daryl, bakit nandito ka? Para ba makalimutan ako? Oo. Nandito ako para kalimutan ka. Aubrey, makinig ka.
Wala akong pakialam kung makikipag-break ka. Pero nawasak talagang puso ko dahil kailangan natin maghiwalay gaya ng ginawa natin. Ako lang dapat ang nasaktan sa paghihiwalay natin. Pero kasi yung pamilya ko, pati sila, sinaktan mo rin. Ay, tama na nga yan. O ikaw, ano nangyari? Ba't ka nandito, ha? Sino ba kasi ako sa tingin mo? Ay, ano ba namang klaseng tanong yan? Ikaw yung babaeng nagpapabili ng sigarilyo. Tapos, bigla-bigla ka nilang tumakbo na parang rhino, tas biglang humalik. Halik? Humalik? Anong ginawa ko? Alam mo bang pinagdadaanan ko ngayon? Nasaktan ang pride ng papa ko dahil sa akin. Kasalanan ko. Ano to? May dual personality ka? Ang pangit mo pag nakainom ka. Hoy, kuripot na manager! Hoy, di ako kuripot. Ikaw naman, masyado kang palaway. Lagi kang sangkot sa gulo, babaeng basagulero. Awayera ka. Pikon, basagulera. Sira na siguro ako. Hindi ako makapaniwala na gustuhan kita ng 10 taon. Sapat na ang 10 taon para baguhin ang mga bundok at ilog. Ibig sabihin, expired na sila. Kung alam ko lang, hindi na dapat kita tinago sa puso ko. Bakit mo naman ako itatago? Bagay ba ako, ha? O baka, itlog ako. Itlog ako. Itlog ako, itlog ako. Gusto kong bumalik ang oras! Bayaran mo ang oras ko! Kung gusto mo ng bayad, pumunta ka dun sa service center, ma'am. Ayaw ko sanang pumatay ng taong tulad mo. Ano sayo mo? Ayaw mo? Ayaw ko rin malasing ng wasak! Inom pa tayo! Pero nasobrahan na ako. Grabe, mukhang mamamatay na yata ako. Excuse me! Alam niyo ba kung kailan tataas ang tubig? Kailan ko ba siya dapat itapon sa dagat? Ah, ang bigat mo. Ang bigat ko. Ah, okay, nagawa ko. Ay, ang init. Kung hindi ka lang gwapo, hindi ako magtsatsagang buhatin ka dito. Grabe. Mr. Choi, alam mo ba kung kailan ako nagsimula magkagusto sa'yo? Yun yung oras na niligtas mo ko. Hindi mo alam kung kailan yun. Tama ba ako? Sampung taon na ang nakalipas. 1, 2, 3! Uy, Papi, alam mo ba kung ano to? Ano? 1, 2, 3! Oh! Eto kaya kaya mo? Ano? Deserve mo yan, kaya mag-practice ka pa. Bata, okay ka lang? Hindi. Hindi ako okay nun. Simula nung araw na yon, hindi na kita nakalimutan pa. Pero hindi mo naaalala, di ba? Okay lang yon, dahil ipapaalala ko sa'yo. At saka, habang buhay mo yung maaalala. Matulog ka lang, Mr. Choi. Do you believe in love?
to you. Someone who could stay with you. I've been lonely for some time. I've been sad for a long time. But here I am. I'm changed. I've been lonely for some time. I've been sad for a long time. But here I am.